Kapten Sturridge. Shoutout kay Manggi Formanes, Carlo Magil Kabaki, Remily Kaskaya, Aisha Pintero, Jason Barinas at kay Jeter Kapitan ng Davao. Maraming salamat sa inyong mga support idol. Sabi ni Tatay Dadoy kay Abito na bukas din ay pupunta sila doon sa Sabungan. Siguradong marami ang tao doon at sigurado din sila na nandoon ang mga kasapi ng kulto para maghanap ng mabiktima. Kailangang mahuli nila ang isa sa mga ito at mapaamin kung saan ang lugar na pinagtataguan ng mga ito at kung sino ang pinuno at nasa likod ng paghasik ng lagim dito sa sitio Talisay. Umuwi na sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. At katulad kanina, yung mga katawan ng mga namatay na kasapi ng kulto ay umuusok hanggang nag-apoy na ang mga ito. Isa pa rin sa mga kakayahan ng mga babaylan. Naglalakad na sila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Nagplano na sila kung ano ang gagawin nila bukas. Pupuntahan nila ang Sabungan. At nang makarating na sila doon sa bahay nila Inting at Ima, agad na sinabi ni Tatay Dadoy at Tatay Abito ang tungkol sa mga nakalaban nila doon sa simenteryo. Pero hindi na lang sinabi nila ang nangyayari sa katawan ng anak nila Inting at Ima. Ayaw ni Tatay Dadoy na madagdagan pa ang sakit na naramdaman ng mag-asawa. Sabi ni Tatay Dadoy, "Inting, samahan mo ako doon sa iba pang mga batang nakasakit. Baka may paraan pa para mailigtas nila ang buhay ng mga ito." Pumayag naman kagad si Inting. Sabi ni Tatay Dadoy na si Tatay Abito na lang ang maiiwan para magbantay dito sa bahay nila at sa anak nila Inting at Ima. Gabi na kasi. Mas delikado na sa mga bata ang ganitong pagkakataon, lalo na nalalaman ng mga ito ang pinaggagawa nila Tatay Dadoy at Tatay Abito. Si Tatay Tirio na lang ang isinama nila. Naglalakad na sila Tatay Dadoy. Pupuntahan nila ang bahay ni Irne at ni Sheila, ang mga magulang sa isa sa mga batang nagkasakit. Yung dalawa kasi ay nasa ospital at saka itong anak nila Irne ang pinakamaluba. Nagmamadaling naglalakad si Tatay Dadoy kasama si Inting at Tatay Terio. Medyo malayo-layo din kasi ang bahay nito. Nasa unahan pa at nasa paanan ng bundok. At iilan na lang ang mga kabayan dito. Tanging ilaw lang nagasira ang dala nila. Habang naglalakad sila Tatay Dadoy, ay may napansin ito na parang may anino doon sa mga puno na dinadaanan nila. Pero wala naman siyang nararamdaman na mga puwersa ng kadiliman doon sa paligid. Pero alam ni Tatay Dadoy ang kakayahan ng mga babaylan. Iba ang antas ng malakas nito at alam sa mga orasyon. Kaya nitong maitago ang puwersa ng sarili para hindi malata ng kalaban. At alam yun ni Tatay Dadoy dahil ginagamit din niya ito. Pinakiramdaman niya na lang muna ang paligid. Inaalala niya si Inting. Siguradong walang laban ito doon sa mga demon followers na yon. Pero si Tatay Tirio ay makakatulong ito sa kanya. Alam at ramdam niya ang mga karga nito. Hindi nga lang kasing lakas ni Tatay Abito at siyempre lalo na sa kanya. Ito na. Habang papalapit sila sa bahay na may sakit, kina Irne at Sheila, nararamdaman niya ang kadiliman sa paligid. Kaya sabi ni Tatay Dadoy,
Teryo, sa isang hudyat ko, tumakbo agad kayo doon sa bahay kasama si Inting. Doon na lang nyo ako hintayin. May mga nakasunod at nakamasid sa atin ng mga kulto. Sabi ni Inting, anak nang, marami ba sila Tatay Dadoy? Sagot ni Tatay Dadoy, hindi ko mabilang Inting. Sundin nyo na lang ang mga sinasabi ko. Sige Dadoy, mag-iingat ka. Sabi naman ni Tatay Teryo. At ilang sandali, nakita ni Tatay Dadoy ang dalawang nilalang na galing sa kanilang likod at mabilis na tumatakbo ang mga ito papunta sa kanila. Kumikislap sa dilim ang matatalas na dala nitong mga itak. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, takbo na! At mabilis na tumakbo sila Tatay Teryo at Inting papunta doon sa bahay ni Laerning at Sheila. Medyo malapit lang naman ito sa kinaroroonan nila. Pumihit agad ng takbo si Tatay Dadoy. Kinuha ang agimat ng saging, agimat ng kampana, at ang agimat ng kabal. Agad na nag-orasyon siya at ikinarga sa kanyang mga agimat. Sinalubong niya ito ng takbo. Gigil na gigil talaga siya sa mga ito. Lumiliwanag kaagad sa dilim ang pagkislap ng mga itak sa bawat hampas nito kay Tatay Dadoy. Agad naman na nailagan ito ni Tatay Dadoy at kahit natamaan pa siya nito ay hindi naman ito tatalab sa kanya dahil sa kanyang agimat ng kabal. Pinagsasapak at pinagsusuntok kaagad ang mga ito ni Tatay Dadoy. Isang tama sa mukha at sikmura, agad bumagsak yung isa. Tumalon si Tatay Dadoy at sinipa yung isa. Tumilapon ito doon sa damuhan. Ngayon, hindi na dalawa ang kalaban niya. Marami na ang sumasalakay sa kanya. Pero dahil sa bilis at lakas na taglay ng mga agimat ni Tatay Dadoy, agad naman na bumagsak ang mga yun. Ilang minuto lang ang lumipas, nakabulagta na ang mga iyon sa lupa. Sabi ni Tatay Dadoy, hindi talaga kayo nadala. Uubusin ko ang lahat na kasapi ninyo. Pero naparingon si Tatay Dadoy doon kina Tatay Teryo at Inting. Kasalukuyang nakikipaglaban naman ang mga ito dahil mayroon palang dalawang miyembro ng kulto ang humabol sa kanila. Kaya agad na tumakbo si Tatay Dadoy papunta doon sa dalawa para tulungan ang mga ito. Pero bago siya dumating doon ay napatumba na ang dalawa ni Tatay Teryo. Yun nga lang ay may mga sugat ito sa balikat gawa ng tama ng isang taga ng kalaban. Habang si Inting ay natumba dahil sa kakaiwas sa taga nung dalawang miyembro ng kulto. Teryo, Inting, okay lang ba kayo? Nag-alalang tanong ni Tatay Dadoy. Sagot ni Teryo, may sugat ako Dadoy, pero okay lang din. Hindi naman ito malalim. At agad na naglakad ang tatlo papunta doon sa bahay nila Erne. Baka kasi ay may mga dumating pa na mga kalaban. At pagdating nila doon, agad na kumatok sila at nagtatawag. At ilang sandali lang ay may lumabas na babae, ang asawa ni Irne. Kilala naman ng mga ito si Inting, kaya agad na pinapapasok ang tatlo doon sa loob ng bahay. Naguguluhan ang mag-asawa dahil gabing-gabi na ay pumunta pa ang mga ito sa kanila. Saka may isang sugatan pa, si Tatay Teryo. Agad na binigyan nila ito ng tila pangbalot. Nilagyan din ito ni Tatay Dadoy ng langis para tumigil na ang sakit at pagdurugo. Pagkatapos, sinabi na agad ni Inting ang lahat-lahat.
kung sino sila Tatay Dadoy at Tatay Teryo at kung ano-ano ang pakay nila dito. Sinabi din ni Inting na gumaling na ang kanilang anak dahil kay Tatay Dadoy. Kaya sobrang tuwa ng dalawa, si Ernie at Sheila. Kaya isa-isang anak nila ang nagkasakit. Kaya sobrang nag-alala na ang mga ito. Hindi naman nila madala sa ospital. Dala nang wala naman silang pirang pambayad. Naiiyak na ang dalawa. Kasi mula kanina ay hindi na ito nagsasalita at kumain. Dinala agad si Tatay Dadoy doon sa kwarto ng may sakit na bata. Tiningnan ito ni Tatay Dadoy, saka pinulsuhan. Nako, wala na itong pulso sa kamay. Kaya hinagilap ni Tatay Dadoy ang pulso sa liig. Meron pa, buhay pa ang bata. Pero mga isang oras na lang ay patay na ito. Kaya agad na idiniin ni Tatay Dadoy ang kanyang kamay sa tiyan ng bata. Saka kinuha yung bato at ipinatong sa dibdib at nag-orasyon siya. Kaya pa niyang iligtas ito. Kailangan manalig lang sa Panginoon at sa mga kakayahan niya. Nagpatulong na din si Tatay Dadoy kay Tatay Teryo. Pinapipisil niya ang dalawang kamay, yung pagitan ng hintuturo. Hanggang may mahinang busis na lumabas sa bibig ng bata, sabay suka ng napakaitim na likido. Inutusan kaagad ni Tatay Dadoy ang mag-asawa na kumuha ng maligamgam na tubig. Saka ipinasuot niya sa bata ang isang panguntra para hindi na ito muling mapasok pa. Sabi ni Tatay Dadoy, okay na siya. Mabubuhay pa ang batang yan. Pero kapag nahuli tayo kahit na isang oras, maaaring patay na yan bago pa natin abutan. Teryo, Inting, huwag na huwag niyong iwan ang bata. Lalabas lang ako. Mayroon lang akong dapat natapusin. Ikandado niyo ang pinto. Kakatok na lang ako mamaya. Saka mabilis at maingat na lumabas ng bahay si Tatay Dadoy. Narinig kasi ang mga parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay at naramdaman niya na may mga kalaban sa palibot nito. Kung gusto mong maging isang Di Katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po!